Ayan po, gisa ko na po ang ating beef. Antayin lang po natin lumambot. Ayan. Antayin po lang pong lumambot ito, mga ka-vlogger. Ayan. Ito na po ang ating beef. Kalderitang beef, kalderita. Ayan. Antayin ko lang po siyang po ang ating kawali, lalagyan ko po ng kunting mantika. Kunting mantika po. Yan. Since mainit na po yung kawali, ayan, igigisa ko na po ang aking ayan, ito ang bawang. Yan po ang bawang, igisa ko na po ang bawang. Ayan, sibin. Isusunod ko na po ang onion. Yan na po. Mga ka-vlogger. Yan na po. Isa lang po natin. Yan na. Isa na po natin yung onion at saka yung garlic. So matalpik po sa aking mukha ang maghiga. Ayan. Inaan ko lang po yung apoy. Ayan. Since nalagay na po natin yung garlic at saka onion, isusunod na po natin ang aking minarinate na beef. Ayan. Chop po. Slices siya. Ano, nakaslice po siya ng chop. Manipis lang po siya. Ayan. Ito po. Isusunod na po natin. Ilalagay na po natin ang ating beef. Ayan. Lagay ko na po ang marinated beef. Gisa na po natin. Ayan. Gisa na po natin yung beef, mga ka-vlogger. Ayan po. Gisa ko na po siya. Ayan. Atensya na, malikot ang aking kamay dahil wala po akong phone holder. Mahirap po pala mag-vlog nang walang ano. Ayan. Kulang ka po. Hello, good morning mga ka-vlogger. I'm back. Ito po ngayon, magluluto na naman po tayo. This morning po, ang lulutuin ko po ay beef caldereta. Ito po, meron na po akong naka-marinate na ito oh. Ito po yung beef. Ayan. Naka-marinate na po siya sa toyo at saka dahon ng laurel. Ito po, mga 5 minutes ko na pong naka-marinate. Tapos, bago ko po siya igigisa. Tapos, ito po yung mga ingredient ko. Ayan, ingredient natin is, ayan po. Kita nyo po ba? Sinsya na, wala po akong phone holder. Ayan po, mayonnaise, tomato paste, green peas, carrots, and patatas, or potato, onion, garlic. Yan po ang ating ingredients sa lulutuin. Ayan na po mga ka-vlogger, malambot na po ang ating beef. Kaya ilalagay na po natin ang carrots at saka ang ating patatas or potato. Ayan. Ayan na po. Ilalagay na po natin ang ating carrots at saka
patatas sa ating beef. Ayan na po. Siyempre, hindi po yan nakukumpleto ang ating kaldereta kung wala pong ang ayan, takpan po muna natin ang ating nilulutong beef kaldereta. Ayan po. Hintayin lang po muna natin ang ating beef kaldereta. Ayan. Palalambutin lang po muna natin. Iniwa ko na po siya sa sa maninipis at maliliit na chop yung beef para mabilis po siyang lumambot. Ayan. Since nandiyan na po siya, i-add ko na lang po ang black pepper. Ayan. Black pepper. Kanina nakahalo na po yung dahon ng laurel natin. Ito, yung buong paminta, seeds. Ayan. Wala pong hindi marunong magluto sa taong posigido. Ito po. Dapat po ang ilalagay ko po siya sana ng secret ingredient na yung peanut butter. Kaso out of stock po sa tindahan, kaya ang gagamitin ko na lang po, mahal kasi yung Nestle cream, inagtitipid po ko yung kaya lang po ng budget ko. Kaya instead of using Nestle cream, ito na lang po ang ginamit ko, plain mayonnaise. Ito po yung magbibigay ng, kasi ayoko pong gumamit ng harina. Kaya gagawin ko lang po, ito lang po ang ilalagay ko na pampalapot or parang meron po siyang lasang milk dito sa aking kalderita. Wala kasing peanut butter. Kaya ito po ang mayonnaise, ang aking secret ingredients. Ayan. Kumulo na po ang aking, ayan, makulo na po siya. Ayan. Kulo na po siya. Ayan. Mamaya pa po natin ilalagay yung mga ibang ingredient kapag kapag luto na po yung laman. Kapag malambot na po yung laman, tsaka na po natin iladagdag yung ating carrots, yung patatas, at tsaka yung ating tomato paste. Ito po. Tomato paste po para malapot pang kaldereta po siya. Yung tomato sauce, para lang po yun sa minodo or apretada. Ito po. Yan. Di pa po siya malambot, mga ka-vlogger. Antayin lang po muna nating lumambot ang ating beef. See you! A few moments later. Po, ilalagay na po natin ang ating tomato paste. Ayan po, ilalagay na natin ang ating tomato paste. Ayan. Ayan ang ating kaldereta. Ayan. Since nahalo na po ang... Isusunod na natin ang ating mayonnaise. Ayan. Actually, malasa na po ang ating beef kasi nakamarinate na po yun eh. Ayan. Haluin lang po natin. Ayan. Haluin lang po. Ayan. Tapos mag-a-add po tayo ng tubig kasi para meron po ang ating kaldereta. Ayan. Lalagyan ko lang po ng tubig para may sabaw-sabaw po. Ayan. Water, pang paano po. Ayan. Pwede rin po dry na hindi niyo po lagyan ng maraming tubig.
kanin. Di ako gusto ko po may sabaw-sabaw. Ayaw ko po nang masyadong dry. Para meron pong sabaw dahil sa baby ko, lalagay ko po sa kanin. Kaya yan, ito na po. Naku, naamoy ko na. Nagugutom na po ako sa amoy ng ating beef caldereta, mga kavishi. Ayan. Anihin lang po natin. Singutin natin dahil sayang po ang ating pera na pambili dito. Singutin para malasa. Ayan. Masarap na po mga ka-vlogger ang ating Ayan. Tapos, ito po ang ating green peas. Halo-halo ulit. Ayan. Ang sarap na mga ka-vlogger. Sarap na po siya. Ang bango. Ayan po. Ayan na po. Halo na po. Ulamin lang po namin ito. Hindi ko po ito ibibenta kasi I'm craving po. Nagkikrave po ko ng kaldereta ang anong beef. Tsaka kung ibenta ko po ito, naku, baka hindi maka-afford kasi mahal po yung beef. Ayan. Tikiman portion, tikman po natin ulit. Masarap po mga ka-vlogger. Ayan. Ito na po. Mag-a-add lang po ako ng pepper. Ayan. Yan na po. Ito na po ang aking beef caldereta, mga ka-vlogger. Luto na po siya. Ready for serving na po siya. Tapos lalagyan lang po natin ng kunting asin. Kasi hindi ko kanina nilagyan ng asin. Kasi nga nakamarinate na siya. Ayan. Kunting asin lang po. Ayan. Wala nang mga bitchin. Kaya, ito na po. Ready for serving na po. Masarap na po. Malinamnam na. Luto na po ang aking beef caldereta. Ayan na po mga ka-vlogger. Luto na po siya. Ito na po ang ating beef caldereta. Until next time po mga ka-vlogger. Have a nice viewing. Don't forget to like and subscribe my channel. Until next time po mga ka-vlogger. Bye-bye!